Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang pamilya sa Sikihor, meron daw anting-anting na kung tawagin, ngipin ng kidlat. Pero kanilang agima at hindi pala galing sa kidlat, kundi posibleng ngipin pala ng isa sa pinakamalaking islang na buhay sa ating planeta. Mga Megalodon Shark. Simbilis daw ng tama ng kidlat ang dumarating na swerte sa pamilya ni na May Queen. Sa tuwing nakakapulot ang kanyang lolo't lola ng isang bato sa kagubatan ng Sikihor. Nakita po ito sa gitna po ng bukit. Hugis at sulok ang mga ito at ang pinakamalaki nasa 67 cm ang haba. Ang tawag nila rito, ngipin ng kidlat. Nagawa po ito ng anting-anting. Tumatama po sila sa malaking lupain, tumutubo din po. Pero ayon sa mga eksperto, hindi raw ito mga bato, kundi mga totoong ngipin ng hayop. Nahawig sa ngipin ang mga dambuhalang isdang nabuhay sa ating planeta milyong-milyong taon na nakakaraan, mga Megalodon Shark. Kuya Kim, ano nga ba ang pinakamalaking isda na nabuhay sa ating planeta? Kuya Kim, ano na? At ito naman ay mga ngipin ng Megalodon. Ang Megalodon ang isa sa pinakamalaking isda na nabuhay sa mundo. Pare sila lumaki ng 15 to 18 meters. Tatlong beses mas malaki kaysa sa Great White Shark. Pinaniniwala ang nabuhay ang mga ito 23 hanggang 3.6 billion years na nakakaraan. Ang scientific name ng Megalodon ay Otodus Megalodon. Ang Megalodon ay galing sa dalawang Greek word na megas ng ibig sabihin ay malaki at odus ng ibig sabihin ay ipin. Pag pinagsama, malaking ngipin. Dahil ang mga shark ay walang buto at may cartilage lamang, ang kanilang archaeological history ay nakikita sa kanilang mga ngipin. Ang pinakamahabang fossil teeth ng isang Megalodon na nadiskubli sa Peru ay may habang 7.48 inches. Samantala, para makumpirma kung ngipin nga ng Megalodon shark ang mga napulot ni na Queen May, pinasuri namin ito sa isang geologist. Based on what I saw, those are actually shark teeth. From the photos itself, hindi ko siya ma-identify kung alin siya doon. Kailangan natin makita yung mismong fossil na nandun mismo sa bato. Kahapon lang, personal din itong sinuri ng mga kawani ng DNR at BFAR. The distance of where the area of these teeth were retrieved were like a kilometer away from the coastal area. It is very difficult to identify whether these are teeth of Megalodon or other wildlife animals. This will be subject for further research. May mga history ng Pilipinas na nasa ilalim tayo ng tubig. Dahil nga sa pagbangga ng mga bato, ilan sa mga deposit na yon ay nadadala sa bundok. Bago sila maging extinct, ang mga Megalodon shark ang pinakamalaking isda sa mundo. Sino na kaya ang pumalit sa kanilang trono? Ang Rhynchodon typhus o mga whale shark o butanding ang tinuturing ngayong pinakamalaking isda na nabubuhay sa ating mga karagatan. Maaari sila lumaki ng hanggang 40 talampakan at tumimbang ng halos 40 tonelada. Kung mga apex predator ang mga Megalodon shark at kumakain ng balyena at malalaking isda, ang mga gentle giants na butanding, mga plankton, maliliit na isda at pusit lamang ang kinakain. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.